Balita naman sa lalawigan, kaugnay pa rin ang investigasyon sa tunay na pagkatao ni Mayor Alice Guo. Lumalabas nga na Chinese at hindi totoong Pilipino maging ang lalaking kapatid ng alkalde. Sa mga dokumentong inilabas ni Senator Sherwin Gatchalian, Chinese citizen si Wesley Leal Go, na ang totoong pangalan ay Go Xiang Dian. Base sa Filipina-Chinese passport na nakuha ng senador mula sa Board of Investments at ng NBI. Gamit ang mga biometric record, nagtugma raw ang mga fingerprint ni na Wesley at ni Xiang Dian. 1999 nang dumating sa Pilipinas si Go Xiang Dian at nakalistang dependent son ni Lin Wenyi na sinasabi namang tunay na ina ni Mayor Guo. Dagdag pa ng senador, patunay ito na inabuso ng pamilya Guo ang late registration para palabasing mga Pilipino sila. Bakit maging balita sa lalawigan? Dahil promise of China. Hindi ko rin sure. Kung ba't napunta doon? Opo. Ay, kasi sa Tarlac daw eh, si Mayor Alice Guo. Sa ilang pang mga tampok na balita, may mga natagpuan pong palutang-lutang na naman na mga droga sa karagatang sakop ng Ilocos Sur naman ngayon. Nakita pong kahinahinalang pakete sa baybayin po ng Santa Cruz. Nasa 1 kilo ang timbang ng ilegal na droga na nakakahalaga ng 6.8 milyon pesos. Ganto rin ang nakuha na isa pang mga maangisda sa baybayin po naman ng Kawayan. Shabu din ang laman ng nakabalot na pakete. Dagdag ito sa 85 pakete ng shabu na una pong nadiskubring palutang-lutang din sa mga baybayin ng lalawigan po simula noong nagdaang Linggo. Aabot na sa kahigit na kalahating bilyong piso ang kabuuang halaga ng mga na-recover na droga sa iba't ibang baybayin ng Ilocos. Inaalam pa ang pinagmulan ng naturang shabu. Muli na namang nag-alboruto ang Bulkang Canlaon sa Negros Occidental. Base nga sa monitoring ng FEVOLC, halos 100 volcanic quakes ang naitala sa bulkan. Mula po yan ang Martes at Miyerkules. Bukod dyan, dumami rin ang asupreng ibinubuga ng bulkan. Kaya naman pinaalalahanan ulit ang publiko na maging maingat at mapagmatsyag at handang lumikas sa oras nga na mas maging aktibo ang bulkan. Sa kabila naman niya, nanatili sa Alert Level 2 ang Canlaon. Sa ilang pang tampok na balita, dead on the spot ang isang traffic enforcer matapos pong masagasaan ng bus sa Dasmariñas, Cavite. At ayon sa investigasyon, sinita ng traffic enforcer na si Alfredo Datoon ang bus na nagsakay ng pasahero sa maling lugar. Pero imbis na huminto, abay humarurot ang bus at nasagasaan ang enforcer. Kalaunan po'y naaresto din ang bus driver. Naharap siya ngayon sa reckless imprudence resulting in homicide. Samantala, natagpo ang patay ang isang engineering student sa Bacnotan, La Union. Sinunog ang bangkay ng estudyante na posible daw na biktima ng hazing. Nakitaan ng mga pasa sa likuran ng hita ang bangkay ng biktima. Binusalan din ang tela ang bibig nito nang matagpuan ng mga otoridad. Nakiusap ang pamilya ng biktima na huwag tukuyin ang kanyang pangalan. Base sa investigasyon, posibleng sa ibang lugar pinatay at sinunog ang estudyante bago nga ito itinapon sa masukal na lugar. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.